Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, No The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa videong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. Muli naman nagbabalik ang nag-iisa niyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito mga ka-action, no, may gusto lang ako na i-share sa inyo. Ito po ang isa sa mga ebidensya na hindi totoo ang mga paratang ng mga DDS, lalong-lalo na po ito si Mayor Basti Duterte, mga ka-action. So ito po ang eksena na nangyari. Pero bago ho tayo magtuloy-tuloy, mga ka-action, mga kakampeng, panoorin muna natin ito. Mamaya na po siguro sa... Hindi, okay lang yan. Kasi ano po eh. Hindi, okay lang. Pero for the meantime, we are giving 30 minutes to. Okay. Paki-pull out lang to. Itay lang po natin. No. We cannot. You have to pull it out. Ngayon, kung if ever na mag-agree ulit kayo, you can pull it. Pwede po siya. Ay, sa mga interview si attorney para tis madinig din po yung side nila. Diba? Hindi, okay. We are willing anytime. Basta ang request lang natin yan, just to avoid any untoward incident, para huwag naman kami malamay dito, paki-pull out. So we are giving you... Sir, ano po sa dahilan, sir? Ba't ipo-pull out po? Ayun na nangyari. Ano yung napag-usapan, sir? May papel na po na... Ayun na, itimanta nyo ito. Hindi, magpatimanta ka. Hindi kasi niyo ako pag-usap. Demanda nyo ito. Ball breaching the contract. Tama yan. Pasok ka na pasok ko natin. Hindi mo alam. So we are now going to the police station. And if you will not pull up then, okay, that's your own wrist. Okay? Ikaw, Michael, kasi pasok ka na pasok sa contract. Pero sir, sino naglagay ng tarpaulin dyan, sir? Ako, sa labas? Ako, Attorney Jose Cruz. Ako yun. Pinagalitan ko na ito. We are giving you 30 minutes. Aalisin nyo, hindi. Pakita nyo lang kung aalisin o hindi. Papunta na po yung namin para makausap nyo. Sige, aalisin nyo kasi kung isipyo. Okay po, sige po. Pero for the meantime, pull out. Ipo-forward natin yung pamita. Yung G kasi. Pasok ka! Ay! Kailangan na po ng lawyer. Hindi pa wala pa po sa atin. Kailangan po ng lawyer na para ma-explain okay. Sa atin. Andito na po yung lawyer po. Okay. Sige, sabog ka. Okay po. Ay, hindi rin ganun. Yes po, Tony. 20 minutes or 15 minutes to pull out. Pagka hindi. Pag hindi nyo pinansin ito, kakasuhan kayo. Okay po. Tataan nyo nga, nepe. Okay po. So, nire-reklamo ko itong mga tao na ito. Pumasok na walang pahintulit dito. Eh, ni maliwanag na paglabag sa aming karapatan yan. Eh, nandito naman kayo at wala kayong gagawin. Dahil nandito lang kayo. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napanood na po natin ang totoong nangyari. Alright. Kasi sabi nga ng mga DDS, pinaparatangan ang Administrasyong Marcos na siya daw ang may pakana kung bakit hindi natuloy ang rally ng Maisog Rally sa Bustos, Bulacan. Ayan po ha, may ari pala talaga ang ayaw pumayag at abogado mismo yung nagsasalita ng may ari, di ba? O, totoo po yung sabi ng may ari, di ba? Nilabag ang kanilang karapatan. Pero para sa mga DDS, lalong-lalo na si Mayor Basti Duterte na kung saan may pahayag po siya na nilabag ang karapatan o rights ng mga tao na gustong mag-rally, di ba?
Oh, nilabag daw ang karapatan at allegedly na ang may pakana daw ay si Mr. President Bongbong Marcos ang na hindi pinatuloy ang nasabing rally. Guys, take note ha. Eto, ano natin to? I-analyze ho natin. Alin ba ang, sino ba ang lumabag ng karapatan? Di ba? At may mga nagsasabi pa na ididimanda. Okay? Ididimanda. Oh. Eto, mga ka-action, mga ka-camping. Hindi po nilabag ang karapatan ng mga tao na gustong sumama dyan. Di ba? Based na rin sa sinabi ni Mayor Basti na nilabag ang karapatan pang tao ng mga magrarally daw dyan. Una-una, Mayor, Mayor ka po. Baka hindi mo po alam. Paano po nilabag? Di ba? Kasi yan po is private property. Di ba? Hindi po nilabag gaya ng sinasabi nyo ang karapatan ng mga magrarally. Di ba? Ang kung may nilabag man dyan, kung hindi ang may-ari, nilabag ang karapatan. Dahil hindi ho kayo nagpaalam ng maayos. Ayaw ng may-ari, kaya irespeto nyo. Di ba? Hindi yung pupunta-punta agad ang mga tauhan nyo, ang mga organizer na magpalagay agad ng mga kung ano-ano doon. Di ba? Trespassing na yon. Kung tutuusin, pwede silang idemanda ng may-ari ng lupa kasi pumapasok sila na wala pang ano, authorization galing sa may-ari. Tapos kayo pa ang may gana itong mga organizer na magalit sa may-ari ng lupa. Di ba? Kaya kung pag-usapan natin ang karapatan, ang paglabag ng karapatan, nilabag nyo ang karapatan ng may-ari ng lupa, hindi ang karapatan ng inyong mga realista. Dahil una-una, hindi po yan pagmamay-ari ng gobyerno. Di ba? Para sabihin nyo na nilabag ang karapatan o constitution. Di ba? Papasok lang ang nasabing nilabag ang o binayulate ang karapatan ng mga tao na magusto mag-rally dyan kung ang nasabing binyo ay pagmamay-ari ng gobyerno. Doon lang papasok ang sinasabing binayulate ang karapatan ng magrarally. Diba? Pero sa kaso na yan, hindi po yan pwede. Hindi po dyan papasok ang nilabag, ang violation ng karapatan ng mga magrarally. Hindi po dyan pwede papasok. Kasi private property po yan. Hindi po yan private, pagmamay-ari ng gobyerno. Diba mga ka-action, mga ka-camping? Kaya, sana kung magsalita po kayo, ano naman po Mayor Baste, di ba? At yung mga haka-haka nyo kay Mr. President Bongbong Marcos, mali po yun. Yan po ang totoong nangyari kung bakit hindi na ituloy ang nasabing Maisog Rally. Hindi si Mr. President Bongbong Marcos. Yan ha, malinaw po yan. Hindi na ituloy ang Maisog Rally dahil ayaw ng may-ari ng lupa. Okay, gets nyo? Kaya sa susunod, Mayor Baste, wag kang iyak. Wag kang iyak. Yung mga DDS dyan, wag iiyak kung hindi man kayo pinayagan dyan. Ha? Ganun lang po yan. Dapat, bago ho kayo kumuha ng permit, siguraduhin nyo ang binyo. Kung ito ay private, magpaalam na maayos sa may-ari. At kung papayagan kayo, saka kayo kukuha ng mga permit. Di ba? Para nang sa ganun, maging okay ang inyong Maisog Rally. Wala pong nagsasabi na bawal ang mag-rally. Dahil yan, karapatan ng bawat Pilipino. Pero sana naman, ayusin nyo naman kayo kung magsalita. Hindi yung puro na lang kayo paratang. Puro na lang haka-haka. Di ba? So yun lang ho, mga ka-action, mga ka-camping, no, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, South Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone.